ating mga balita ngayong tanghali. 41 distressed OFWs na biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Abu Dhabi, nakauwi na ng bansa. Gun at liquor ban ipatutupad sa Maynila simula Enero 8 hanggang 10 bilang bahagi ng seguridad sa mga lalahok sa traslasyon sa Quiapo. Malacanang pinanindigang hindi nais ni Pangulong Duterte na palawigin ang kanyang termino. Marina Administrator Marcel Amaro, tinanggal na nga sa pwesto ni Pangulong Duterte dahil sa labis na pagbiyahe sa labas ng bansa. Moratorium sa school field trips, inalis na ng DepEd, bagong guidelines sa school trips, inilabas. At mga flights at klase sa paaralan kinansela dahil sa pananalasa ng malakas na winter storm sa North America. Magandang tanghali, dumating na sa bansa ngayong umagang 41 overseas Filipino workers na nakaranas ng pagmaltrato ng kanilang mga amo sa Middle East. Nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng balita. Nel? Floor, mag-aalas 10 ng umaga nagdumating sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ang 41 distressed overseas Filipino workers. Lahat sila ay nanggaling sa Abu Dhabi at karamihan ay nakaranas ng mga pang-aabuso at biktima ng illegal recruitment. Kwento ng isa sa mga OFW na ating nakausap, karamihan sa kanila ay napunta sa Middle East sa pamamagitan lamang ng tourist visa. Walaan niya silang kasiguraduhan kung anong trabaho naghihintay sa kanila sa naturang bansa. Dahil sa hirap ng buhay, kaya sila napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa. Batay sa impormasyon na ibinigay rin sa atin, nasa 220 na OFWs pa ang nasa temporary shelter sa Embahada ng Abu Dhabi at naghihintay na makauwi sa bansa sa pamamagitan ng repatriation. Ang mga nakauwing OFW ay inasistehan naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Floor? Nel Maribuhok, nagulat mula sa Pasay City. Iniyak ng Malacanang na walang plano si Pangulong Rodrigo Duterte na ma-extend pa ang kanyang termino. Reaksyon ito sa mga batikos mula sa oposisyon na posible umanong lumawig ang termino ng Pangulo dahil sa isinusulong na Federal Form of Government. Narito ang report ni Grace Casin. Agad umani ng batiko sa oposisyon ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel na posibleng mapalawig ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay upang bigyan daan ang transition period ng bansa sa federalismo. Ang pagbabago sa saligang batas at sistema ng gobyerno ay hindi lang magpapahaba sa termino ng Pangulo, kundi pagbibigay din ng dagdag kapangyarihan sa kanya. Isa na anya rito ay ang paggawa ng batas na hindi dadaan sa Kongreso. Ayon naman kay Albay Representative Ed Silagman, dahil sa supermajority, kayang maniobrahin ng Pangulo ang Constituent Assembly upang maipatupad ang gusto niyang pagbabago sa saligang batas. Subalit mariing pinabulaanan ng Malacanang ang usapin ng term extension. Inuulit ko po, walang pagnanais si Presidente na pahabain pa ang kanyang termino. Gusto nga niya pong paikliin pa kung po pwede. Samantala, nilinaw ni House Speaker Pantalon Alvarez ang issue ng no election scenario. Anya, ito ay posibleng mangyari sa 2019 senatorial elections at hindi sa 2022 presidential polls. Dagdag ni Alvarez, maaari namang ituloy ang halalan para sa local positions at sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso sa 2019. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, wala nakikita ang no election scenario ng isang political analyst dahil sa isinusulong na federal form of government sa bansa. Tungkol sa sinasabing term extension ni Pangulong Duterte, masyado pa umanong maaga para pag-usapan ito. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Naniniwala ang Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform at Political Analyst na si Professor Ramon Casiple na tinatarget na ng Administrasyon Duterte na maisulong ang agenda nito na federalismo. Ito ay sa gitna na rin ng muling paglutang ng usapin ng charter change at term extension ng Pangulo. Hindi katakataka kasi ang alam ko, talagang ina-agenda nila yung public campaigning this year, ano? Plus yung actual process ng pagbuo ng draft constitution. Maaga pa rin niya upang sabihing may intensyon ng kasalukuyang administrasyon upang isulong ang term extension ni Pangulong Duterte.
hindi mo ma-determine actually kung ano yung impact pa nung constitutional change na ito sa existing na mga constitutional process gaya ng eleksyon. Kasi wala pa. Nasa transitory provisions dapat yan na yung sagot dyan sa tanong kung may term extension ba o wala. Batay na rin sa target ng Kongreso, dapat maratipikahan ang inamyendahan o nirebisang konstitusyon pagdating ng May 2019 kasabay ng inaasahang midterm elections. Ayon kay Kasiple, hindi pa posible na magkaroon ng no-election scenario. Assuming ha, na hindi pa nagkaroon ng mga pagbabagong iba, yung 2019 elections may transform into the first election under the new constitution. Kasi may ratified na bago eh. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tinanggal na sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang administrador ng Maritime Industry Authority dahil sa labis na pagbiyahe nito sa labas ng bansa. Narito ang ulat ni Rosalie Cos. Sa loob ng 13 buwang nasa pwesto, naka-24 na biyahe umano sa labas ng bansa ang Administrator ng Maritime Industry Authority o Marina na si Marshall Quirico Amaro. Ulat ito na ipinarating ng Department of Transportation sa Malacañang. Dahilan sa excessive o labis na foreign trips, tuluyan ang inalis sa pwesto si Amaro ni Pangulong Rodrigo Duterte. The President has decided therefore to terminate his services. Of the 24 travels, only about 3 were sponsored trips. All the other trips were paid for by the Philippine government, and in all the other, almost all the trips, he received honorarium and other sums. Pinaalaala rin ng Malacañang na kahit opisyal pa ang mga pagbiyahe sa labas ng bansa, dapat pa rin sumunod sa mga panuntunang itinatakda ng pamahalaan. Travel should be only for officials from the Department of Foreign Affairs, and that any foreign travel must conform with the guidelines. Related to the agency's mandate, must not be too costly and must have significant benefits to the country. Si Amaro ang pinakahuling dinismiss ni Pangulong Duterte sa pwesto dahil sa questionableng pagbiyahe sa labas ng bansa matapos tanggalin din ng Pangulo si dating anti-poverty chief Terry Ridon. Iginagalang naman ng Department of Transportation ang naging pasya ng Pangulo na alisin sa pwesto si Amaro. Hindi din anila kukonsintihin ng mga opisyal sa ilalim ng kanilang ahensya na hindi tumutupad sa mga ipinatutupad na panuntunan ni Pangulong Duterte. Bukod dito, nakaumang na rin ngayong buwan ang pag-aanunsyo sa mga opisyal ng pulisya na sisibakin dahil sa mga irregularidad. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacañang. Nakalatag na ang seguridad na ipatutupad ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa traslasyon sa Quiapo sa Martes. Makakausap natin sa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balitang yan. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. 100% ng handa ang NCRPO para sa traslasyon sa Martes. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, higit 5,600 ang pulis ang ipapakalat nila sa Quiapo at sa mga katabing lugar. Bukod pa ito sa isang batalyong sundalo mula sa Joint Task Force National Capital Region at mga tauhan naman mula sa Special Action Force. Magpuposte rin aniya sila na mga snipers sa ilang gusali na dadaanan ng ruta. Sa ngayon aniya, nakadeploy na rin ang ilan sa mga ito bilang Skeletal Force. Tiniyak naman ni Albayalde na hindi mapapabayaan ang ilang lugar sa Metro Manila kahit pa nakatutok sila sa Quiapo. Wala naman aniya silang namomonitor na anumang banta sa ngayon. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Ilagan, mula sa Camp Crame. Isa sa ilalim ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital sa Manila bilang paghahanda sa traslasyon sa Quiapo sa Enero 9. At samantala magpapatupad ng gun at legal ban ang Philippine National Police o kay PNP simula sa Enero 8 hanggang 10 bilang bahagi ng seguridad sa libu-libong lalahok sa traslasyon. Narito ang report ni Aiko Miguel. Simula January 8 araw ng Lunes, naka-code white alert na ang mga DOH hospitals sa Maynila. Nangangahulugan ito na full force ang kanilang mga tauhan at nakahanda na silang tumanggap ng mga posibleng magkakaroon ng problema kasabay ng traslasyon sa Martes.
meron pa kasi kami mga backup teams just in case na kailangan. Antayin lang namin just in case may nakita kami during the procession na kailangan pa po siya i-raise to code blue, which means all staff na nandoon automatic kailangan bumalik kahit nakalid ka lang bumalik or ano. And then we would also be using yung protocol namin when it comes to mass casualty incident, which nagamit din naman namin during the ASEAN Summit. Bagamat may mga nakaantabay ng emergency response team sa mga rutang dadaanan ng Andas, may 12 ambulansya pang manggagali sa DOH-NCR bilang karagdagang puwersa. Ayon naman kay MPD Director Police Chief Superintendent Joel Coronel, magpapatupad sila ng gun ban sa Maynila simula January 8 hanggang January 10. Magkakaroon din ng liquor ban simula January 8 ng alas 6 ng gabi hanggang January 10. Hopefully within today, an executive order will be issued recommending the temporary ban on the sale, distribution, and consumption of liquor and other alcoholic beverages within a 500-meter radius from the vicinity of the procession route to include the Luneta Grandstand and Quiapo Church. Paiiralin din ang no-sale zone sa palibot ng Quirino Grandstand at sa mga dadaanan ng prosesyon. Sa ngayon ay nasa 7,000 uniformed personnel mula sa MPD, PNP, AFP at PCG ang naatasang magbantay sa seguridad. May 38 watercrafts din na nakahanda mula sa PCG, MMDA at PNP Maritime Group. Merong active patrol covering yung Manila Yacht Club hanggang sa Pier 15. At sa Jones Bridge po, may mga control zone dyan hanggang doon sa MacArthur na hindi po pwedeng payagan unless extreme emergency po na i-escorta na lang po ng Philippine Coast Guard. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, maging ang pasok sa mga government offices sa lungsod. Muli namang umapela ang EcoWaste Coalition sa mga makikibahagi sa traslasyon na iwasang magkalat at panatilihing maayos ang lugar. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Inaningan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga telecom company sa bansa na ayusin ang kanilang sistema sa loob ng 6 na buwan at kabilang dito ang pagpapatupad ng 1-year validity sa prepaid cellphone load. At ayon kay DICT Officer in Charge Eliseo Rio Jr., ang prepaid load na nakakahalaga ng 300 pesos pataas na niload makalipas ang January 5 ay valid na ng isang taon. Sinabi ni Rio na pinayagan nila ito upang hindi bumagsak ang kanilang sistema kung magkakaroon ng bigla ang pagbabago. Idinagdag pa ni Rio na inatasan na nila ang NTC na i-monitor at solusyonan ang mga reklamo sa mga prepaid loads na naubos bago pa kasalukuyang expiration period habang nagsasagawa ng adjustment. Tumiri ng pamanhin ang DICT sa publiko dahil sa pagkakaadala ng pagpapatupad ng 1-year load validity na ipinangako nitong magsisimula na ngayong Enero. May mga bagong special envoy sa China na itinalaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Mula January 1 hanggang June 30, 2018, magsisilbi na bilang Special Envoy sa China sina Fernando Celimbora, Wally Lee, Carlos Chan at William De Jesus Lima. 6 na buwan din sa naturang posisyon si Cheng Yong, ang Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Pangunahing layunin ng 5 Special Envoys na paitingin pa ang ugnay ng ating bansa sa China. Samantala, si Jose Antonio naman ang italagang Special Envoy sa Estados Unidos at Miguel Ayala sa Australia. Bibisitahin ng Department of Health o DOH ang mga eskwelahan ngayong taon upang alamin ang kalagayan ng mga batang nabakunahan ng Dengvax shot. Nasa telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng ulat na yan. Aiko! Yes, Ella, sisimulan na ng Department of Health sa susunod na linggo na mag-ikot sa mga paaralan sa Marikina upang makita ang kalagayan ng mga kabataang nabakunahan ng Dengvaxia. Isusunod ang ilan pang lugar sa iba pang regyon ng bansa gaya ng Bataan, Cavite at Pampanga. Ngunit hindi i-anunsyo ng Department of Health kung saang mga paaralan sila pupunta. Kasabay ng pag-iikot ng DOH, ang pagpapaskil ng mga poster kaugnay ng mga dapat gawin ng mga magulang na may mga anak na nabakunahan ng Dengvaxia.
ang mga sintomas ng dengue, ang mga dapat gawin sa isang taong may dengue, at kung ano ang sagutin ng gobyerno sa batang nabakunahan ng anti-dengue vaccine. Kasama rin sa poster ang DOH Central at Regional Hotlines upang tawagan ang publiko para sa kanilang mga katanungan at iba pang concern kaugnay ng dengue. Kaugnay nito, hawak din ngayon ng DOH ang kabuuang 14 na kaso ng mga batang umano'y namatay dahil sa dengue. Kasalukuyan na ang mga ito ay binavalidate ng mga panel of experts sa Philippine General Hospital o PGH kung may kaugnayan nga sa bakuna ang kanilang pagkamatay. Samantala, Ella, sinuspinde ng Food and Drug Administration ng isang taon ang sanitary passport sa pagbibenta ng dengue sa merkado at pinagmumulta sila ng 100,000 pesos dahil sa hindi pagtugon sa post-marketing authorization requirements ng bakuna na dapat maisulitin na matagal na sa Food and Drug Administration. Yan muna ang latest live mula dito sa Maynila. Balik sa Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Maynila. Inalis na ng Department of Education ang moratorium sa field trips ng mga estudyante. Samantala, naglabas na rin ang DepEd ng bagong guidelines para sa mga paaralan na magsasagawa ng field trips. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Inalis na ng Department of Education ang moratorium sa pagsasagawa ng activity ng mga mag-aaral sa labas ng paaralan gaya ng field trips. Ang moratorium ay in-issue matapos ang aksidente sa camping trip ng mga estudyante ng Bestling College of the Philippines sa Tanay, Rizal. 15 ang nasawi sa insidente noong Pebrero ng nakaraang taon. Pero upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, naglabas ng bagong guidelines ng DepEd para sa mga off-campus activities. Ayon sa DepEd, dapat may Certificate of Roadworthiness ang aarkilahing bus para sa field trip. Kailangan nakasaad din sa prangkisa ng bus na maaari itong gamitin sa field trip at dapat ay hindi pahihigit sa 10 taon ang tanda ng gagamiting bus. Yung condition ng driver, yung kanyang medical condition, yung kanyang kahusayan, pati po yan na maging ligtas ang mga bata pang may school field trips. Dagdag pa ni DepEd Undersecretary Tonicito Umali, voluntaryo at hindi dapat sapilitan ang pagpapasama sa mga mag-aaral sa mga field trip. Nilinaw din ng DepEd na kinikilala nila ang kahalagahan ng educational trips, ngunit kinakailangang sumunod sa patakaran para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa kagawaran, sino mang mapatutunayan lumabag sa panuntunan ay papatawan ng kaukulang parusa. They may be liable administratively from reprimand, ang penalty, up to suspension or dismissal from service. Depende sa bigat ng kanilang pagkakasala. So pwede silang kasuhan. Leslie Longbowen, U1TV, News and Rescue, Pasig City. Kahapon, inyong natunghayan dito sa CNews ang tungkol sa Bitcoin o cryptocurrency. At ngayon naman, alamin natin sa ikalawang serya ng special report ni Roderick Mendoza kung paano kumikita ang isang Bitcoin miner. Isa sa pwedeng pagkakitaan sa Bitcoin ang tinatawag na Bitcoin mining. Ayon kay Miguel Cuneta na co-founder ng Satoshi Citadel Industries, maitutulad ito sa trabaho ng isang teller sa bangko. Pwedeng mag-umpisa ang isang Bitcoin miner gamit ang isang ordinaryong desktop upang makapagproseso ng mga Bitcoin transactions. Bilang kapalit, lilikha ang proseso ng mga bagong Bitcoin bilang bayad sa serbisyo. Ayon sa nakausap naming cryptocurrency miner na tumanggi ng magpakita sa kamera, pwedeng kumita ng 60,000 pesos sa isang buwan ang isang bagito lamang sa ganitong larangan. Mas marami at mas mabilis ang computer, mas malaki ang pwedeng kitain. Pero hindi ito ipinapayo ng mga eksperto. Kumbaga, hindi siya advisable na gawin ngayon kasi yung Bitcoin mining, malakas kuryente. You have to have maraming computers na umaandar at the same time. And mahal yung kuryente sa Pilipinas, di ba? Sa isang sulok naman ng Metro Manila, nakilala namin si Alias Alice, isang ordinaryong may bahay at lola. Nagkasakit siya at nang gumaling ay hindi na bumalik sa trabaho. Gamit ang cellphone at laptop, maliit na anya ang 100,000 pesos na kita sa Bitcoin sa loob ng isang buwan. Ang Bitcoin naman talaga, maganda ang kita, basta alam mo lang. Pero bago siya kumita sa Bitcoin at cryptocurrency trading, 3 beses muna siyang na-scam. Tumataginting na 50,000 pesos ang nawala sa kanya. Pero sa halip na sumuko, inaral niya ito at inalam ang pasikot-sikot ng proseso bago makapag-trade ng Bitcoin
kailangan ng tinatawag na digital wallet gaya ng coins.ph. Dito magdedeposito ng pera upang makabili ng Bitcoin sa cryptocurrency wallet gaya ng free wallet. Kapag may Bitcoin na, pwede nang pumunta sa mga website gaya ng Bitrex at Coin Exchange upang makipag-trade. Sa mga website na gaya nito, maaaring bumili at magbenta ng iba't ibang mga coins. Para kay Alice, mas magandang bumili ng mga bagong labas na coins dahil mura ito. Tinatawag na ICO o Initial Coin Offering ang paglabas ng bagong mga coins. Kapag nakabili ng coin, hihintayin lamang na tumaas ang halaga nito bago ito ibenta o ipalit ng ibang cryptocurrency. Unang binili ko is yung, yun nga, yung Regal Coin. Oh, yung Regal Coin, nabili ko yun ng ano, yung sa 50 coins nga, nabili ko siya ng $50. So 2.5 lang yun. Tapos nag-$10 siya, nilend ko yung 50 coins ko. 50 times 10, so nagiging $500. So 25,000 yun in pesos. Yun na naging capital ko. Yun yun, yung sa naging ano na siya, umabot na siya ng 63,000, di ba? Kasi sa capital ko. Naging 25,000 na yung ano ko, monthly niya. 25,000 na higit ganun. Sa ano lang yun, Regal Coin lang yun. Ang siste, mas maraming klase ng coin na papasukan, mas malaki ang pwedeng kitain. Pero hindi ibig sabihin na may bagong coin ay agad na itong susunggaban. Dahil ang iba rito, lokohan o scam din naman. Sa ICO kasi sir, hindi mo masasabi meron iba din na scam sa ICO. Ang daming coin ngayon naglalabasan, kaya ingat din. Hindi basta-basta, oh may ICO, bili ako. Oh may ICO, nalili ako. Hindi ganun. Risky sa walang alam. Kasi lalo nga sunggab ka lang ng sunggab, hindi mo naman pala alam yung pinasok mo. Nakadepende sa supply at demand ang halaga ng mga cryptocurrency. Ibig sabihin, maaari itong sumipa o bumagsak anumang oras. Kaya't payo ng mga eksperto, aralin munang mabuti bago ito pasukin. Pag-aralan muna talaga. And marami naman dyan mga resources online. Ngayon, yung mga kaibigan nyo na lumalapit sa inyo, tapos sinasabi, bigyan nyo kami ng pera, kikita ka ng 1% per day, sasabihin ko na kalokohan yun. Kung susumahin, malaki ang kikitain sa Bitcoin at cryptocurrency trading, pero ingat din dahil sa ganitong mabilis ang kitaan, hindi nawawala ang lokohan. Si Bitcoin hindi scam. Ang tao ang nang-i-scam. Yan meron kasing ano, mga tao na mapangsamantalay. Isa sa bentahe ng Bitcoin ay pwede itong magamit na pambayad o pambili saan mang panig ng mundo nang hindi na dumadaan sa bangko. Pero kaakibat nito ang panganib na ikaw naman ay maloko. Ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno upang maiwasan ito? Yan ang ating aalamin sa huling bahagi ng aming ulat. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, Malacanang magsasagawa ng information campaign kaugnay ng train law. Philippine National Police nakapagtala ng 5 napatay na suspect simula nang ibalik ang pangunguna sa war on drugs noong Disyembre. Hiyuhing pumatay sa isang dalagita na aresto na sa Valenzuela City. Nagkaroon na naman ng aberya ang MRT3 sa Maysio Boulevard northbound station pasado na 7 ng umaga. Nasa 800 pasahero ang pinababa matapos na magkaroon ng electrical failure sa motor ng tren. Kagad namang isinakay ang mga pinababang pasahero sa sumunod na biyahe ng MRT. 6 na minuto ang interval ng biyahe ng MRT train sa bawat istasyon. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Transportation ang konstruksyon ng Phase 1 ng PNR Clark Project na mag-uumpisa sa Tutuman Station sa Maynila hanggang Malolos, Bulacan. Nasa telepono si Joanne Nano para sa balitang yan. Joanne. Yes, magandang hali sa iyo, Floor. Nag-groundbreaking kaninang umaga ang mga opisyal ng Department of Transportation kasama ang mga lokal na opisyal sa probinsya ng Bulacan para yan sa pagsisimula ng konstruksyon ng Phase 1 ng PNR Manila to Clark Project. Sakop ng unang bahagi ng proyekto ang pagdurugtong ng riles at pagtatayo ng bagong istasyon mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Malolos, Bulacan. Mayroon itong kabuuang sukat na 38 kilometro at partikular na itatayo ang istasyon sa may area ng Maria Socorro, Marilao, Bulacan. Sa oras nga na matapos ang Phase 1 ng proyekto, ayon nga sa DOTR, Floor,
aabuti na lamang ng 35 minuto ang biyahe mula Maynila hanggang Bulacan. Inaasahan naman na makukumpleto ang kabuuan ng Manila to Clark PNR project pagsapit ng taong 2021. Sa pagtayangan ng Transportation Department, tinatayang aabot sa mahigit 300,000 mga pasahero ng PNR ang makikinabang kapag naging operational na ang buong proyekto. Pinangunahan ng groundbreaking ceremony ni DOTR Secretary Arthur Tugade kasama sina Senator Joel Villanueva, Senator JV Ejercito at iba pa. Ang PNR Clark Project ay isa sa mga malalaking proyekto na nakapaloob sa Build Program ng Duterte Administration. Floor? Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong chairperson ng Dangerous Drugs Board si Catalino Cuy, samantalang officer in charge naman ng Department of the Interior and Local Government si Retired General Eduardo Año. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa balitang yan. Rosalie! Magandang hali, Floor. Nagtalaga na ng bagong pinuno sa Dangerous Drugs Board o DDB si Pangulong Rodrigo Duterte. Si DILG Undersecretary Catalino Cuy ang mamumuno sa DDB, ang ahensyang may mandatong bumuo ng mga pulisya upang resolbahin ang suliranin sa ilegal na droga sa bansa. Ipagsisilbi ng dating police director na si Cuy ang naiwang posisyon ni Dionisio Santiago hanggang July 2018. Matatandaang dinismis si Santiago ni Pangulong Duterte nang magbitiw ito ng payag kontra sa itinayong mega drug rehabilitation center sa Nueva Ecija at sinabing isang pagkakamali ito ng pamahalaan. Bukod dito ay may alegasyon din ng junket laban kay Santiago. Samantala, formal naman ang itinalaga bilang officer in charge ng DILG ang dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at retired general na si Eduardo Año. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacañang. Tinaya ng Meat Importers at Traders Association kung magkano ang madaragdag na gasto sa kanilang negosyo dahil sa train law. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Kalkulado na ng grupo ng nag-aangkat ng karne kung gaano ang posibleng itataas ng kanilang gasto sa kanilang produkto dahil sa magiging epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o train law. Ayon sa presidente ng Meat Importers and Traders Association na si Jess Cham, nasa 10 hanggang 20 sentimong dagdag na gastos sa transportasyon ang posibleng maging dagdag sa kada kilo ng karne dahil sa inaasang pagtataas na naman ang presyo ng langis. Bukod pa dito ang maaaring dagdag din sa gastos sa mga imbakan o cold storages. Pero ayon kay Cham, hindi pa kasama dito ang magiging patong na presyo ng mga retailer. If the cold storage, if they are able to increase their prices, their rates significantly, that will impact us, impact the importer significantly. Mismo ang Bureau of Animal Industry o BAI ay naaamoy na ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga livestock products. Domino efekto ay yung pagde-deliver ng mga feed sa farm may cost. So ipapasa rin yun sa farm gate price. So pero hindi naman siguro malaking-malaki. Pero ayon sa grupo ng mga nag-aalaga ng manok, kahit lalaki ang kanilang gastos ay hindi naman nila basta maipasa ito sa mga mamamili. Pagka yung panahon ng lugi, mababa yung supply and demand ay naglalaro laban sa'yo, ay kahit anong gawin mo, hindi mo maipasa, lugi ka. Ayon sa BAI, gagawa naman ng paraan ng Department of Agriculture upang maibsan ang epekto ng bagong tax law sa mga maaapektuhan ng pagtaas ng produktong agraryo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, inaasahan na maapektuhan rin ang presyo ng mga produkto na hindi kasama sa papatawan ng excise tax dahil sa dagdag singil ng mga trucker. Ito ang balita ni Mon Hoxon. 2,000 hanggang 3,000 piso ang planong dagdag singil ng mga trucker sa kanilang mga kliyente. Ayon sa grupo ng mga truckers, 45% na kanilang serbisyo ay nakadepende sa presyo ng produktong petrolyo. Kung dati ay 10,000 piso ang delivery charge mula Pierre hanggang Bulacan, ngayon ay aabot na ito sa 13,000 piso. Yung almost 3 pesos na increase sa fuel or sa diesel ay talagang kukunin din po namin to sa mga kliyente namin. Subalit hindi payag ang asosasyon ng mga supermarket at sinabi na may malaki itong epekto sa presyo ng mga bilihin. Pag nagtaas sila, nagtaas yung supplier na, because it's the supplier who uses this logistic companies, hindi naman kami. Pag nagtaas, sabi ko ang supplier, they're affected. May increase din kami.
Subalit ayon sa Department of Trade and Industry, 5% lamang ang transport cost sa pagtatakda ng halaga ng mga produkto sa mga pamilihan. Kaya yung mga panakot na nangyayari ho, sana maiwasan yon dahil hindi dapat tumaas yan ng 5 piso. Yung mga iba sinasabi, dapat mag-increase na 3 pesos, 5 pesos. Sa sino mang may sumbong na makakakita ng labis na nagdag presyo sa ilang produkto, maaari itong isumbong sa DTI hotline number 751-3330. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Makati City. Maglulunsad ng information campaign ng pamahalaan sa buong bansa kaugnay sa bagong sistema ng pagbuwis na naglalayong maunawaan ito ng mga taxpayers. Narito ang report ni Marisol Montano. Nais ng Duterte administration na ipaliwanag at ipaunawa sa publiko ang tunay na nilalaman at layunin ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Law. Ito ay kasunod na rin ng pagtataas ng presyo ng ilang bilihin at serbisyo sa bansa. Bunsod nito, magkakaroon ng information dissemination ang pamahalaan kaugnay nito. I also know that PCOO is working double time to embark on a dissemination campaign on the salient features of the trade, and likewise the DTI will not hesitate to prosecute individuals now who will take advantage of price hikes invoking trade as a legal basis. Tiniyak rin ng kalihim na hindi hahayaan ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry na gamitin ng mga negosyante ang naturang sistema upang makapagsamantala. Ang excise tax naman po ay pinapataw hindi dun sa old inventory, kundi sa mga bagong inventory. No? So walang dahilan para tumaas ang presyo on day one of the effectivity of the law. No? Samantala, magkakaroon din ng cash transfer fund para mapagaan ang pasa ng mga mahirap na pamilya. We already have list of beneficiaries on the conditional cash transfer. It will be the same population that will benefit from this cash mitigation, which is a provision of the Tax Reform Act, the TREIN. Marisol Montano, UNTV News and Rescue, Davao City. Umaabot lamang sa 5 ang napatay ng Philippine National Police o kay PNP mula nang ibalik dito ang panguna sa War on Drugs ng pamahalaan noong Disyembre. Narito ang report ni Lea Ilagan. 5 na ang naitalang napatay sa mahigit 700 lehitimong operasyon ng Philippine National Police kontra illegal na droga sa buong bansa. Nasa mahigit 1,000 naman ang naaresto at 10 ang sumuko. Isa naman ang namatay sa hanay ng PNP at isa rin ang sugatan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, lalo pa nilang pag-iibayuhin ang paghuli sa mga suspect ngayong bumalik na sila sa War on Drugs. You expect na marami pa tayong mahuli na mga drug personalities at maraming may kulong. Katulong din ng PNP ang Armed Forces of the Philippines upang mabilis na matukoy at mahuli ang drug personalities. We'll provide the intelligence. So if we have the good intel, then we'll pass it on to the PDEA and the Philippine National Police. Matatanda ang kababalik lang sa PNP ng War on Drugs noong December 5. Matapos na ipahinto ito ng Pangulo dahil sa sunod-sunod na kontrobersya na kinasasangkuta ng pambansang pulisya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Inaresto ng mga otoridad ang tiyuhing suspect sa pagpatay at tangkang panggahasa sa 11 anyos nitong pamangkin sa Valenzuela City kagabi. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Nahuli na ang suspect sa pumatay sa 11 anyos na si Grace Oliveros sa loob ng bahay nito sa Makipot Road, Barangay Malinta kahapon. Sa follow-up operation ng Valenzuela Police, naaresto ang suspect na tiyuhin ng biktima na si Ricky Castellano, 47 anyos, sa pinagtatrabahuan nitong gusali sa Barangay Karuhatan pasado alas 8 kagabi. Nang maiharap na ang suspect sa media, hindi ito makapagsalita ng maayos dahil sa stroke, ngunit tinutulungan ito ng kanyang kapatid. Ayon sa suspect, habang ginigising nito ang pamangkin, ay ayaw itong magising, kaya sa inis ay nilaslas niya ng kutsilyo ang leeg nito. Nagpumiglas umano ang biktima kaya nahubaran, pero mariin niyang itinanggi na ginahasa niya ito. Ayon naman sa SOCO,
Hihintayin pa nila ang resulta ng eksaminasyon para matukoy kung nagahasa ang biktima. Na-recover sa suspect ang isang damit na may bahid ng dugo at kutsilyong ginamit nito. Ito yung suot niya kanina nung mangyari yung insidente. Kaya yung makikita natin mga blood stains dyan, ipapa-examine natin kung magmamatch doon sa blood ng biktima. Napag-alaman na ipinapaalagaan ng ama ng mga bata ang mga ito sa kanilang lola at tiyuhin habang siya ay nagtatrabaho. Humihiling naman ang ustisya ang tatay ng biktima. Pabigyan lang ng katarungan na lang yung anak ko, yun ang hiling ko sa Diyos. Napapatawad ko rin siya, pero managutay niya lahat na ginawa niya sa anak ko. Nakakulong na ang suspect sa Valenzuela headquarters na naharap sa kasong murder. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Inilabas na ng Eastern Police District ang resulta ng autopsy sa dalawang napatay sa Mandaluyong shooting incident. At narito ang ulat ni Lea Ilagan. Nagtamo na maraming tama sa ulo at katawan sina Jonalyn Ambaan at Jomar Hayawon. Base sa resulta ng autopsy na isinagawa ng Eastern Police District Crime Laboratory. Ayon kay EPD Crime Lab Police Superintendent Isidro Carino, malapitan ding binaril si Jonalyn sa kaliwang pisngi na tumago sa kanan. Sa autopsy report po, ang cause of death dun sa babae po, dun kay Jomar Hayawon is multiple gunshot wounds po sa ulo, sa trunks, and other extremities, other parts ng katawan po. Tapos yung kay Jonalyn Ambaan, it's also multiple gunshot wounds sa head, sa trunk, and other extremities po. Gayunman, hinihintay pa aniya nila ang resulta ng ballistic exam sa baril ng mga pulis upang malaman kung sino ang nakabaril dito. Continuous pa po yung aming investigasyon. Wala pa po yung ballistic examination, wala pa po yung trajectory of bullets. Meron lang po kami yung paraffin test result at yung pong autopsy result ng dalawang namatay. Ayon pa sa hepe ng Special Investigation Task Group show, Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen, walang criminal intent ang mga pulis na sangkot sa insidente, kaya't homicide lamang ang isinampang kaso laban sa mga ito. Ang siyam na pulis ay nakakulong sa Mandaluyong Police Station habang restrictive custody naman ang team leader na si Police Senior Inspector Maria Cristina Vasquez. We are doing everything na ipinapakita po namin na wala pong whitewash nangyari. We are giving you updates para naman patunayan po namin na talagang walang whitewash. Dagdag pa ng general, tukoy na ng mga pulis kung saan nagtatago ang isa pang tanod na suspect na si Gilberto Gulpo. Kaugnay nito, isa sa ilalim sa seminar ang mga pulis at maging ang tanod sa kanilang nasasakupan upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Good afternoon, and for the news abroad, a suicide bomber in Afghanistan's capital, Kabul, has killed at least 11 people and injured 25 others. The Interior Ministry said the attack happened near a number of police officers who were handling a protest at the time. The so-called Islamic State says it is behind the attack. Its news outlet, Amaq, issued the claim, saying a suicide attacker with an explosives vest has targeted a gathering of Afghan intelligence and police. A winter storm has caused travel chaos on the U.S. Northeast and is being blamed for up to 17 deaths. Nearly 4,000 U.S. flights were canceled on Thursday as snow blanketed parts of the northeastern U.S. seaboard as well as eastern Canada. The storm, known as a bomb cyclone, is expected to continue to affect eastern North America into the weekend. Experts warn that parts of the U.S. may record their lowest ever temperatures till Saturday. A rather nimble giant panda was found secretly practicing her gymnastics skills in the snow by her breeder at a wildlife park in Shaanxi Province in China. While most of her friends are well known for being chubby and clumsy, this four-year-old panda named Kinkin clearly wants to change that perception as she was seen doing a series of forward and side rolls in the snow. However, it looks like she was not satisfied by just doing rolls.
Climbing trees has become another target for her on her way to achieve her gymnastic goals. The breeders said the rare heavy snow might be another reason why the usually quiet Kinkin is now so active and excited. And those are the stories from around the globe. Good afternoon. Susunod. Snatcher na binugbog ng mga kasama ng kanyang biktima, nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue. 173 distressed OFW sa Saudi Arabia tumanggap ng regalo mula sa UNTV at MCGI volunteers. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaki matapos itong bugbugin, matapos manghalbot ng bag at cellphone ng isang babae sa Cagayan de Oro City kanina madaling araw. Narito ang report ni Bernard Dadis. May bukol sa ulo at iniinda ang pananakit ng katawan ng datna ng UNTV News and Rescue Team, ang 20 anyos na si Arturo Cuenco sa Police Station 1 sa Divisoria, Cagayan de Oro City, kaninang madaling araw. Agad ini-assess ng UNTV Rescue si Cuenco at nilapatan ng pangunang lunas. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga polis, si Cuenco ay suspect ng snatching sa kanto ng Akot Street, corner Veles Avenue, kaninang alas 3 ng madaling araw. Naglalakad noon naman ang biktima na si Bebelin Salukot, 22 anyos, nang biglang habulutin ni Cuenco at iba pa niyang mga kasamahan ang cellphone at bag ni Bebelin. Inabutan ng mga kasamahan ni Bebelin si Cuenco at dito na ito pinagtulong ang bugbugin. Nakatakas naman ng mga kasamahan ito, dala ang bag ng biktima. Tanging ang cellphone na lamang ang nabawi sa suspect. Hindi na nagpadala pa sa ospital si Cuenco, sa halip ay isinailalim na lamang ng PNP sa investigasyon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Maya paugto na rito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Umapila sa pamahalaan ang mga residente na maaapektuhan ng PNR Clark Project na mabigyan ng maayos na malilipatang bahay. Upang ibigay sa atin ang detalye, may report si Nestor Torres live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Prima, magandang tanghali. Humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan ng mga residenteng tatamaan ng isinasagawang PNR Clark Project ng Department of Transportation. Anila sana ay mabigyan sila ng maayos na relokasyon at hanap buhay sa ibang lugar. Mayigit 100 na bahay na matatamaan, yun lang po ang hinihiling namin na magkaroon ng maayos na malipatan na hindi pa kalat-kalat sa kalsada. Siyempre wala po kami magagawa kasi hindi namin aamin yan. Eh, gusto rin namin may malipatan po kasi mahirap yung umuupa, lalo na yung mister ko wala namang mga trabaho. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, may ipagtulungan sila sa local government upang mabigyan agad ng malilipatang bahay ang mga residente, nang gayon ay hindi maantala ang proyekto. Nangako naman si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado na makikipag-ugnayan sila sa National Housing Authority para sa lilipatan ng mga informal settlers. At yan ang ating latest live mula dito sa Marilao, Bulacan. Balik siya sa studio. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat mula sa Bulacan. Samantala, epektibo ang iwas paputok campaign ng pamahalaan ng Nueva Ecija dahil sa pagbaba ng bilang ng mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Nasa linya ng telepono si Danny Monar, kaugnay ng ulat na yan. Magandang tanghali, Danny. Yes, Prima, magandang tanghali. Ikinatuwa ng Department of Health Nueva Ecija ang pagbaba ng kaso ng firecracker-related injury sa lalawigan sa pagpapalit ng taon. Ayon kay Dr. Edwin Santiago ng Department of Health, mula sa 47 noong 2017 ay 30 na lang ito ngayong taon. Gayunman, hindi pa rin inaalis ng DOH ang posibilidad na madagdagan pa ang naturang bilang. Ayon sa DOH, malaki ang naitulong ng Iwas Paputok campaign ng pamahalaan upang mas piliin ng mga residente ang mga alternatibong paraan ng pag-iingay at manood na lamang ng fireworks display sa pagpapalit ng taon. Second, yun pong pagpapatupad din sa baba, ano ho, ay nagkaroon ng concerted efforts ang lahat po mula po sa ating mga PNP,
our LGU, fire, our DOH, Bureau of Fire, at lahat po ng stakeholders dito nagkatulong-tulong po. Every commercial dyan sa television, yun talaga yung malaking nakatulong. Dinagdagan lang ng mas maraming mga reminders. Maliban sa firecracker-related incidents, nakapagtala rin na zero casualties sa kaso ng indiscriminate firing sa probinsya. Balik sa iyo dyan sa studio, Prima. Maraming salamat, Danny Monar, nag-uulat mula sa Nueva Ecija. At yan ang ating mga balitang prom. Di ako si Prima sa Longa Gloria. Magandang tanghali. Binisita at binigyan ng regalo ng Members Church of God International o MCGI at UNTV ang 173 stranded overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Narito ang report ni Mario Escoto. Sa pagtulungan ng Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah ay binigyan kasiyahan ng Members Church of God International at UNTV ang mahigit 100 overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. 148 distress OFW sa Bahay Kalinga o OFW shelter sa Jeddah at 45 naman na stranded Filipino workers sa Modern Arab Construction Company sa Al Kubar, Saudi Arabia ang inasistihan ng libreng tawag at pinagkalooban ng regalo ng grupo. Bukod sa goodies, ipinagpapasalamat ni Rosaline Milon ang siya ay makatawag ng libre sa kanyang pamilya. Sa mga staff po, masayang-masaya na po kami sa binigay ninyo sa ganito pong paraan. Taos puso po ninyong binigay sa amin at taos puso po namin na tinatanggap po. Dahil sa pagkakasakit, hindi na kaya ni Rosaline na makapagtrabaho at hinintay na lamang niya na siya ay matulungang makauwi. Samantala, nangako naman ang Overseas Workers Welfare Authority ng agarang pagproseso sa pagpapauwi sa mga stranded nating kababayan. Binibigyan namin po sila ng accommodation po dito sa shelter. So habang inaayos po kung ano man ang problema nila sa amo nila. Ang unang ginagawa namin, we have to coordinate with the Saudi Recruitment Agency. Samantala, inabutan din ng regalo ng grupo ang 45 stranded OFW sa Al Kubar. Halos 9 na buwan na silang hindi pinasasahod ng kanilang kumpanya at hindi pa rin tiyak kung kailan makakauwi. Hanggang ngayon ay umaasa sila na tutuparin ng kumpanyang Modern Arab Construction Company ang pangako na aayusin ang kanilang ikama at ibibigay ang kanilang sahod. Nagpapasalamat sila sa pamamagitan ng MCGI at UNTV ay maipaparating sa kinaukulan ang kanilang kalagayan. Nagpapasalamat po kami sa UNTV at kay Kuya Daniel sa tulong na naibigay po sa amin ngayon. Malaking bagay po para sa amin ito. Sa pang-araw-araw po namin pangangailangan. Personal na inilapit ng UNTV kay Ambassador Adnan Alonto ang liham at panawagan ng ating mga kababayan. Nangako ang embahada na kikilos sa lalong madaling panahon upang makapiling na ng ating mga kababayan ang kani-kanilang mga pamilya. Tatawagan ko si Labat Mundir. Kung sino man yung ano dyan, kung sino man yung ala niya. Yung ala niya, yung assistant labor attache, yan po'y kakausapin ko ngayong araw na to. At pag-anuhin po natin, i-require po natin ng some kind of explanation kung talagang kung bakit walang nangyayari at walang ginagawa tungkol dyan. At kung meron man silang nagawa, gusto kong ma-update, no? At gusto kong malaman kung ano pa yung mga susunog na hakbang nila. Yan po'y tututukan natin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Kuya Daniel Rason, dahil kahit papaano, naisip niyo kaming padalhan ng mga tulong dito sa Al Kubar. Sana, hanggang sa uli, nandito pa rin kayo at alalayan kami. At sana may abot din ang aming mensahe kay Secretary Bello para ma-action ang lahat ng aming problema dito. Mario Escoto, UNTV News and Rescue, Saudi Arabia. At iyan ang mga balitang aming kinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy weekend!